Maliban po sa mga bus na ang takdang biyahe ay EDSA bus carousel, mga ambulansya, fire trucks, PNP vehicles na rumiresponde at service vehicles ng mga nangangasiwa sa EDSA busway, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice ng Supreme Court, maliwanag na po na wala nang sinuman ang maaaring dumaan at gumamit ng EDSA busway. Ito nga po ang pinakahuling panuntunang inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ayon na rin po sa pagkaklaro ng Department of Transportation para nga sa mga maaari lamang gumamit ng EDSA busway. Naging matindi nga po kasi ang puna ng publiko sa abusong ginagawa ng napakaraming mga motorista, pribado man o taga-gobyerno, sa pagdaan sa busway na ito para lamang makaiwas sa matinding traffic sa EDSA. Kapag pangkaraniwang motorista, 5,000 piso kaagad ang multa kapag nahuli ka sa busway, habang ang ibang mistulang mga pinagpala ay malayang humahagibis sa daanan na ito. Kung malinaw na ang patakaran sa busway, papaano naman kaya sa number coding scheme na ipinatutupad ng MMDA? Exempted ba rito ang mga gumagamit ng tinatawag na law numbered plates o protocol plates gaya ng 7 o 8? Aming nakapanayam si Chairman Roman Duarte ng MMDA tungkol dito. At ito ang sabi niya. Ang protocol plates po, masasabi ko with all honesty na hindi po namin kinocover sa number coding. So far, hindi po namin yan kinukulit. Sa pahayag na ito ni Chairman Artes, lumalabas na exempted ang mga gumagamit ng protocol plates sa number coding scheme, habang tayong mga pangkaraniwan ay obligadong sumunod at ang sinumang lalabag ay magbabayad ng multa. Tama ba ang pagbibigay ng pribilehiyo ng MMDA sa mga taong gobyerno na gumagamit ng protocol plates? Hindi. Katunayan, sa ginagawang ito ng MMDA, sila'y sumusuway sa kanilang mandato na manghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko. Pero bago po natin tumbukin ang kamangmangang ito ng MMDA, sa tamang pagturing sa mga gumagamit ng espesyal na plakang ito, saan ba nagmula ang paglalaan ng mga law-numbered o protocol plates na ito para sa mga opisyal at tauhan ng gobyerno? Law-numbered o protocol plates, saan ba nanggaling ito? Taong 1958, nang maglabas po ng executive order, ang noon ay Pangulong si Carlos P. Garcia. Executive Order 287 na ang layunin ay magkaroon ng uniform system sa pagpaparehistro ng mga sasakyan na ginagamit ng mga opisyal ng gobyerno, maging ng mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa na namamalagi sa Pilipinas. Kasama po sa uniform system na ito ang pagtatalaga ng mga kaukulang numero na ilalagay sa mga plaka ng naturang mga sasakyan. Mahaba po ito na listahan. Ito po ang pinagmulan ng number 1, Pangulo ng Pilipinas, number 2, Vice Presidente, etc., etc., hanggang sa konsehal ng mga bayan-bayan. Mahaba-haba ito, 18 pahina. At kasama nga po sa sinasabi nga pong uniform system na ito, yung pagtatalaga ng mga numero, ano po. Pero maliwanag po doon sa sinasabing executive order na ito na ang lahat ng motor vehicles na binili at pag-aari ng alinmang sangay ng gobyerno
pati na ang mga government-owned and controlled corporation ay dapat naglalagay ng kaukulang plaka na nakatalaga sa naturang mga oto. At ang mga sasakyang ito ay mahigpit na ipinagagamit lamang sa opisyal na lakad ng mga taong gobyerno. Strictly for official use only baga. Ang executive order na ito ni Pangulong Garcia ay nasundan pa ng isang executive order noong po namang 1960 na nagdadagdag lamang ng bilang sa mga itinakdang numero sa plaka ng government vehicles. Mas humaba pa yung pong binibigyan ng mga protocol plates. Whoa! Taong 1978, pinawalang bisa po ni Ferdinand Marcos Sr., panahon ito ng martial law, ang dalawang executive order na ito ni Carlos P. Garcia na nagbibigay po ng karapatan sa mga opisyal ng pamahalaan sa paggamit nga ng low plate numbers o protocol plates. Matapos ang 27 taon, 2005, binuhay ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang paglalaan ng law-numbered o protocol license plates sa mga motor vehicles na ginagamit ng mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng Executive Order 400 na sinusugan naman ng Executive Order 400-A. Nang dahil daw sa paglipana ng protocol plates na may numerong 6, 7 at 8 na hindi naman daw opisyal na nanggagaling sa Land Transportation Office, nilayon po ng executive order ni Arroyo na magtalaga ng numero ng plaka na ililimbag ng LTO para sa mga sumusunod na opisyal lamang ng pamahalaan. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, number 1. Vice President of the Republic of the Philippines, number 2. Senate President, number 3. Speaker of the House of Representatives, number 4. Chief Justice of the Supreme Court, number 5. Cabinet Secretary, number 6. Senator, number 7. Congressman, number 8. Associate Justice of the Supreme Court, number 9. Presiding Justice, Other Justices of the Court of Appeals, Solgen, number 10. Chairman of the Commission on Elections, number 11. Cabinet Undersecretary, number 12. Chief of Staff, AFP Chief, PMP Chief, number 14. RTC Judges, number 16. Sa executive order po ng dating Pangulong Gloria Arroyo, maging sa executive order po ni Carlos P. Garcia, wala po namang itinatakdang pribilehiyo sa sino man pong government official na gumagamit ng protocol plates. Wala. At sa nilabas pong department order ng noon ay Department of Transportation and Communications o DOTC na may petsang Mayo 2015, klaro na isinasaad na, quote, vehicles with protocol plates are subject to traffic laws and local ordinances, unquote. Ibig sabihin, ang sino mang gumagamit ng protocol plates ay dapat sumusunod sa batas. Ang naturang department order ay still valid and effective hanggang ngayon. Kaya naman, ang pag-amin po ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi nila hinuhuli ang mga gumagamit ng protocol plates na lumalabag sa number coding scheme ay maituturing na nonfeasance o sinasadyang kabiguan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin.
Samantala, ang balak po ng kasalukuyang 19th Congress na mag-issue ng number 8 protocol plates na walang nakalagay na distrito ng kongresista ay magiging paglabag din sa umiiral pa ring department order ng DOTC na nagmamandato na ang bawat 8 plaka na gagamitin ng miyembro ng Kamara ay may nakasaad na distrito. Magkagayon man, alam po naman nating lahat na kayang baguhin ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas ang panuntunang ito. Subalit, bakit nga ba kinakailangan pa na maglaan ng 8 plaka para sa mga miyembro ng Kamara de Representante? Bakit nga ba kailangan pang may plate number 8 sila? Ito ang sagot ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco ng amin siyang makapanayam. Maraming gamit po yan. No? Number one ho, siyempre pagka papunta ho sila sa session, no? Alam niyo naman ang traffic dito sa Metro Manila, unpredictable. No? At kung nandun po sila sa mga constituents nila, para huwag maabala yung pagpunta nila sa kanilang mga appointments na mga official po, official business. Tapos so, for their own security rin, para humaproteksyonan ng ating mga authorities, pag nakita po na protocol plate, bibigyan po nila ng kaukulang protection. Yan po ang tinig ni Secretary General Reginald Velasco. Nakaukit po sa ating saligang batas ang mga katagang public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice. And lead modest lives. Sa wikang Pilipino, ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Ang mga pinuno at mga kawaning pambayan ay kinakailangang mamalaging nananagutan sa mga taong bayan. Maglingkod sa kanila na taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, katapatan, at kahusayan. Manuparan na taglay ang pagkamakabayan at katarungan. At mamuhay ng buong kapakumbabaan. Mamuhay ng buong kapakumbabaan. Saksi ang marami po sa atin sa asta sa kalsada ng madaming mga opisyal ng gobyerno, maging ng kanilang mga kamag-anak na animoy, mga hari at reyna na kinakailangang bigyan natin ng daan habang tayong mga pangkaraniwang mamamayan ay nagdurusa sa gitna ng gitgitan at bagal ng usad ng mga sasakyan sa lansangan. Mga magagarang sasakyan na may protocol plates, dewangwang, may mga backup at escort panghagad at ligtas sa panghuhuli ng mga tagapagpatupad ng batas. Hindi ba't ang mga tinaguriang lingkod bayan ang dapat na maging ehemplo sa mga ordinaryong mamamayan? Hindi ba't
ang totoong leader ng pamayanan ay dapat nagpaparaya sa kanyang mga nasasakupan? Kailan kaya tatabla ng hiya ang mga taong ito? Ano sa palagay niyo? Think of News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.